Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magandang araw! Ako po si Gian Paolo Baldovino Corujedo kasama ang aking mga kabalitaktakan na sina Catherine Joyce Vicente. Kizzy Soriano. Rizalina Pekit. At Miko Taroy. Na maghahatid ng maiinit, eksklusibong kaalaman at napapanahong ideya na nababagay sa bawat isa. Ito ang Balitang Pinoy! Narito ang mga naglalagablab na kaalaman. Patikang manunula, kilalanin! Klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa ng panitikan, alamin! Talasalitaan at pagpapahalagang estetiko, tukuyin! At ang pagpapalawak sa akdang babasahin, suriin! Ang lahat ng iyan ay sa pagbabalik ng Balitang Pinoy! Ang panitikan ay isang paraan ng pagsulat. Pwede itong tula o pasalaysay, basta ito ay konektado sa damdamin ng tao. Panitikan ay isang pahayag na nagpapahayag ng una, panitikan, ito yung mga payag na naghahayag ng ating mga damdamin, kaisipan, kaalaman, mga kwento ng buhay natin. Para sa akin yung panitikan is parang pamamaraan ng pagsusulat ganun o kaya panulat na pwede siyang naglalaman ng damdamin ng tao ganun, kwento o kaya kaisipan o kaya karanasan ng tao na pwede rin naman siyang imagination na gawa-gawa o kaya naglalaman din siya ng katotohanan. Depende na lang dun sa dahilan nung author o nung manunulat kung ba't niya ginawa yun. Ang pagsusulat naman, syempre ito ay para malaman ng mga guro kung may natutunan ba ang mga mag-aaral. Bilang tao. At yung pagsusulit naman, yung nagtetest sa atin kung meron ba tayong nalaman, kung meron ba tayong naintindihan. Yan lamang. Thanks. Tapos yung pagsusulit naman, yung pagsusulit para sa akin is parang way natin para sumukat. Halimbawa na lang ng kaalaman, ganun, o kaya kasanayan ng isang tao dun sa isang bagay. Halimbawa sa atin as a student, diba? Thesis, ganun. Tapos, pwede rin naman siyang gamitin ng halimbawa ng mga athletes, diba? To try out, ganun, para makita o masukat yung kakayahan ng katawan nila dun sa sports na papasukin nila. Ayun. Pwede rin siya in form ng paper, ganun, o kaya vocal, yung face-to-face, ganun. Balitang Pinoy! Batikang manunulat na si Bienvenido A. Ramos ay isinilang noong Enero 15, 1934 sa Sitio Apugan, Atlag, Malolos, Bulacan. May pambihirang likas na talino si Bar sapagkat nakababasa na agad siya ng Tagalog kahit na siya ay hindi pa nakakatungtong sa unang baitang. At nang siya ay makatungtong na nga sa unang baitang, hanggang sa magtapos sa kanyang high school, siya ang nangunguna sa kanilang klase. Nasa ikalawang taon pa lamang ng high school si Bar nang mas makilala ang kanyang pangalan. Sapagkat napasama ang kanyang mga tula sa unang inilabas na magazine noon. Ang kanyang kilalang tula ay ang Liwayway, Ilang-ilang at Sinagtala na agad rin namang napasama sa mga silid aklatan. Sa magkakasamang pagtataguyod ng Makata Incorporada,
Surian ng Wikang Pambansa, at National Press Club of the Philippines ay iginawad kay Bienvenido A. Ramos ang titulong Poet Laureate noong 1979. Isa na lamang ang pangarap ni Bienvenido A. Ramos. Ito ay ang matamo ang karangalang pambansang alagad ng sining sa panitikan o national artist na marapat lamang niyang matamo dahil sa laki ng naiambag niya sa pagpapaunlad ng sining, partikular na sa pagpapayabong sa panitikang Pilipino. At sa taong 78 ay tuluyan na ngang namayapa si Bienvenido A. Ramos. Binawi na sa kanya ang kanyang hiram na buhay noong Abril 24, 2012. Susunod! Klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa ng panitikan, alamin! Talasalitaan at pagpapahalagang estetiko, tukuyin! At ang pagpapalawak sa akdang babasahin, suriin! Ang lahat ng iyan ay sa pagbabalik ng Balitang Pinoy! Banat ng buto, todo-todong pagkakayon. Dahil pag may tinanim, tsak na may aamihin. Tanim na kape ay bibiho, sa tulong nyo di susuko. At ang pagbango natin, ang gigising sa mundo. Gising sa pangarap mo. Babangon tayo, susunod tayo. Babangon tayo, susunod tayo. Babangon tayo, susunod tayo. Balitang Pinoy! Ngayon ay ating alamin ang klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa ng panitikan. Ibalitaktak mo, Catherine Joyce Vicente. Narito ang klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa. Nakutuon sa mga ideya at impormasyon tumirang sa babasahin. Ang mga kasanayan pag nairita ay maaaring payak o di kayo masalita. Una, pagtiyak sa detalye. Pangalawa, pagtutok sa paksang hiwa. Pangatlo, pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Apat, alusyon sa mga salita, tao, lugar o pangyayari. Ikalima, pagbabalangkas, ginagamit ang tumirang pahayag o paraphrase statements. At ika-anim, paglalagom o pagbubuo. Narito pa ang pagpapakatulad. Una, natutukoy ang kaisipan ng may akda di tumirang inilahan. Ikalawa, nahuhulaan ang susunod na pangyayari, nakapagbibigay ng hypothesis. Ikatlo, nagbibigay kahulugan ang kilos, gawi at salita ng mga taunan. Ikaapat, nahuhulaan ang kalalabasan ng mga pangyayari. Ikalima, natutukoy ang mga impresyon kaugnay ay pandaramdam, tono o mimik ng akda. At ikaalim, natutukoy ang sanhi at buwan. Ang maring halimbawa nito ay ang reflection paper na kung saan ay pahahayag mong saluubin sa iyong akdang nabasa. Nagbabalitaktak, Kat Vicente, balik sa iyo, Paolo. Iba pang klasifikasyon ng mga kasanayan sa pagbasa ng panitikan, ibalitaktak mo, Rizalina Pekin. Ito ang iba pang klasifikasyon tulad ng mapanulo o mokritikal na pagpapahalaga. Una, nasusuri nito ang di makatotohanan at makatotohanan ng mga pangyayari sa akda. Sumunod, nasusuri nito kung katotohanan o opinyon ang mga inilahad sa akda. Ikatlo, nasusuri nito ang mga kasangkapan ng kaisipan o pangyayari.
At ipaapat, napapahalagahan nito ang antas ng mga pagtanggap ng kanilang ideya o kanilang inirehan sa akda. Ang halimbawa ng pagsusulit ng mapanuri ay tulad ng tama o mali, sapagkat sinusuri dito kung ano ang nararapat at di nararapat. Kasunod nito ang integrative o pagmamalakas. Kasangkot nito ang mga sariling pananaw sa loobin, pagpapahalaga o valuing sa Ingles, sa liwanag ng karanasan sa pagbabasa. Nagbabalitak na country sa Peggy, balik sa iyo, Paolo. Susunod! Talasalitaan at pagpapahalagang estetiko, tukuyin. At ang pagpapalawak sa akdang babasahin, suriin. Ang lahat ng iyan ay sa pagbabalik ng Balitang Pinoy! Balitang Pinoy! Talasalitaan at pagpapahalagang estetiko. Ibalitaktak mo, Kaysa Jean Soriano. Dumako naman tayo ngayon sa talasalitaan. Ano nga ba ang talasalitaan? Ang talasalitaan ay kilala rin bilang vocabulary o sa Ingles ay vocabulary ay isang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilya sa isang tao. Mayroon tayong iba't ibang klasifikasyon ng talasalitaan. Una ay ayon sa pagkakagamit sa akda. Halimbawa nito ay, si Ana ay parang bituin nagmimili. Ang salita ay bituin nagmimili. Maari din natin siyang gamitin na ang mga bituin ay nagmimili. Sumunod ay, iba't ibang antas ng pagpapakahulugan. Ang halimbawa nito ay sa kulam. Ano nga ba ang iba pang kahulugan ng sa kulam? Ito ay matinding galit at opuot sa dibdib. Ikatlo ay kasing kahulugan at kabaligtaran. Halimbawa nito ay, ito ay mabisang paraan upang mapalawak ang talasalitaan. Halimbawa ay, balat sibuyas na ang ibig sabihin ay maramdaman. Sumunod ay konotasyon. Ang ibig sabihin ay may dalang ibang kahulugan kaysa karaniwang kahulugan nito. Halimbawa ay, Ang kanyang mababait na anak ay galing sa mabuting puno. Ang salita ay mabuting puno. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mabuting puno? Ang ibig sabihin nito ay magulang. Ang huli ay denotasyon. Karaniwang kahulugan mula sa diksyonaryo. Halimbawa, ang ganda ng bulaklak. Ang salita ay bulaklak na ang ibig sabihin ay bahagi ng halaman na magkukulay. Sunod ay ang pagpapahalagang estetiko. Una ay pagtugong emosyonal sa nilalaman. Ito ay paglalahad ng damdamin hinggil sa kamilihan, pagiging masigla, pagkabagot, pagkainit, at iba pa. Dito, mas naihahayag ng maayos ang saloobin hinggil sa akdang binasa. Naibibigay ang sariling interpretasyon, nabibigyang bisa ang salitang nagpapahayag ng matinding damdamin. Sunod ay paglalagay ng sarili sa mga tauhan at mga pangyayari sa akda. Dito mas naipapahayag ang mahalagang kaisipan sa akdang binasa o napakinggan. Sumunod ay naiuugnay ang kaisipang nakapaloob sa akda na may kinalaman sa pangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, lipunan o daigdig. Sumunod ay naipapahayag ng malinaw ang sariling opinyon sa akdang binasa.
at ang panghuli ay imahen, imahe o larawang diwa. Dito, mas naipapahayag ng mag-aaral ang kanyang damdamin kaugnay ng mga masining na paparaanan ginagamit ng may akda. Una, napapalawak ang pag-unawa sa salita. Sumunod, mas naiintindihan ng maayos ang mga salita batay sa interpretasyon. At ang panghuli ay nabibigyang linaw ang kaisipan. Babalitaktakan, Lizzie Soriano. Balik sa'yo. Pagpapalawak sa akdang babasahin, ibalitaktak mo, Miko Taroy. Dumako naman tayo sa pagsusuri ng tula. Una na dito ang talambuhay ng mayakda. Sa talambuhay ng mayakda ay nakasaad ang impormasyon kung sino nga ba ang mayakda ng isang partikular na politikang Pilipino. Halimbawa, ang tula ni Bienvenido Ramos na Maynila. Si Bienvenido Ramos ang mayakda ng tulang ito at sa kanyang talambuhay nakasaad kung sino nga ba si Bienvenido, kung saan siya nag-aral, kung ano pang mga tula ang kanyang nagawa at kung sino siya bilang isang tao. Dumako naman tayo sa kayarian na may tatlong bahagi, ang uri, sukat at tugma. Dako tayo sa uri. Ang uri ay siyang tumatalakay sa kung anong klaseng tula mayroong gawa ang isang mayakda. Halimbawa, ang tula ni Bienvenido A. Ramos na Maynila. Ito ay isang tulang liriko na nagpapahayag ng damdamin o pagninilay ng isang mayakda o ng isang makata. Dumako naman tayo sa anyo ng tula na may tatlong bahagi, ang tono at ang tayutan. Ang anyo ng tulang ating nabanggit na tula ni Bienvenido A. Ramos na Maynila ay may malayang taluturan na kung saan ang tulang ito ay walang tugma o walang mga magkasintunog na salita sa dulo ng kanilang mga saknong. Ito ay isang tula na malayang sinasabi o sinasalita ng mayakda. Ang unang bahagi ng anyo ng tula ay ang tono. Ang tono ang nagsasaad kung tataas o ibababa mo ba ang iyong boses sa pagbigkas ng isang tula. Dahil dito ay madali mong masasabi kung anong damdamin ang pupukaw sa mayakda o maging sa magbabasa. Pangalawa ay ang tayutay. Ang tayutay o may English na bersyong tinatawag na figures of speech ay meron din sa isang tula. Sa tula ni Bienvenido A. Ramos na Maynila ay aking napunan na meron itong simile at sa Nick Duque. Kayo, anong inyong napuna sa akdang ito? Pangalawang bahagi naman ay ang sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Pangatlong bahagi naman ay ang tugma. Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mayakda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasintunog. Lubha itong nakakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay ng tula sa angkin itong himig o indayog. Dumako naman tayo sa pang-apat na bahagi ng pagsusuri sa tula. Ang pang-apat ay ang paksa. Ang paksa ay isang pangunahing ideya na nagbigay inspirasyon sa makata upang sumulat ng isang partikular na tula at doon niya isaad ang kanyang nararamdaman. Panglima naman ang simbolismo. Ang simbolismo ay ginagamit ng isang makata upang bigay ng kaisipan ang magbabasa. Marahil ito ay naglalaman ng mga mas malalim pang ibig sabihin. Halimbawa, maraming simbolismo ang ginamit sa tula ni Bienvenido A. Ramos. Halimbawa, ang estero, marikit, mga ganong simbolismo. Ang estero naman ay ang huling bahagi ng pagsusuri ng tula. Dito, nakasaad ang pamamaraan ng isang makata sa pagsulat ng kanyang sariling akda. Dito mo makikita kung saan ang kanyang paraan ay maaaring kakaiba o maaaring sarili niyang pamamaraan. At muli, nagbabalitaktak, Miko Taroy. Balik sa'yo, Pao. Ang aking pagpapakahulugan sa tulang Maynila ay simple lamang. Ang tulang ito ay naglalarawan ng malalim at mga simbolismong nagibigay ng kaisipan sa magbabasa. Ang tulang ito ay naglalarawan sa maunlad na syudad ng Maynila at kung gaano ito kaganda. Ngunit sa isang banda, ang tulang ito ay nagsasabi na kung saan ang Maynila ay mayroong baho at mali sa lipunang gumagalaw dito. At iyan ang mga naglalagablab na kaalaman sa araw na ito. Mula sa kani-kanilang tahanan, Kat Vicente Editoriano, Alisa Peggy, Miko Taroy, at ako naman si John Paolo Corjedo na palaging nagpapaalala, makinig ng mabuti,
makisali at maging mapanuri sapagkat hashtag Filipinos. Ito ang Balitang Pinoy. Balitang Pinoy.